Yo, what's up mga kalikwatsero at isang mapagpalang hapon sa ating lahat, ano? Good afternoon sa ating lahat, guys. Ito po ang bagong team. Ang team gawa. Shout out sa team gawa, ano? Binuo natin ang team gawa. Sapagkat tayo po ay agad-agad ang aksyon. At makikita po talaga yung action o yung gawa, no? Kaya sa grupong team gawa ay good luck sa atin. And guys, nandito ako ngayon sa site, ano? Ito yung site. Ito yung project ko na tapos na, no? Ayun guys, nag-prepare lang ako ng mga gamit na gagamitin para bukas po ay pupunta tayo doon kila sa bahay nila, yung ating yung tinutulungan na mag-iina, no? Yung namamalimos sa bahay nila, actually sa tirahan nila Lainey, no? Kay Ate Lainey, yan. Gumawa ako ng lamisa, may mga dalawang upuan para yung silang mag-iina ay merong every time na kakain sila may magagamit na silang kainan, ano? Wala kasi sila kahit anong lamisa. Tapos syempre dahil barong-barong lang ang kanilang bahay, hindi pwedeng ilagay doon yung lamisa sa loob. So gagawa tayo ng parang ganito. Ayan. Temporary lang 'yon kasi pinag-iisipan pa natin kung hanapan natin sila ng maupahang kwarto o bahay. Hindi ganoon kabilis gawin 'yon, ano? Kasi unang-una, number one na kinukonsidera doon ay yung budget, yung pambayad sa bahay, yung down at saka yung deposit, ano? Tapos kung nandun sila, ano yung magiging hanap buhay ni Ate Lainey? So yun yung mga pinaplano natin. So hindi ganun kabilis gawin, ano? So pansamantala, doon sa tirahan nila maglalagay lang tayo ng yero, no? May bubong, mga tatlong yero lang. Pagkatapos ay doon natin ilalagay yung lamisa. Kasi dalawang araw na kaming pupunta doon, lagi kaming naabutan ng ulan. Nagpuputik yung area, walang masilungan. Ayun nga, kung makita natin sa LS ni Bulak, ano, ay si Ungas binutol yung mga saging doon, kinuha yung mga dahon at saka yung palapa ng saging, pinagdikit-dikit niya, ginawa niyang ano, no, parang silungan. Ayun, so kahit pa paano, tingin ko nakakabasa rin sila doon dahil dalawang beses umulan, no? Bumuhos ng malakas ang ulan, tapos suminto, tapos yun, bumuhos ulit. Ayan. So yung gagawin natin na yun, na medyo okay yun kasi bubong na yero na, doon natin ilalagay yung lamisa, no? Para yung mag-anak doon na kumakain. At pagkatapos ay kung mayroon pang oras, gagawa tayo ng CR muna, temporary lang na CR, no? Para habang pinag-aaralan natin kung meron bang mga tutulong sa atin na mga may mabubuting loob at makakuha tayo ng maupahang kwarto nila, mas maganda, no? Para maalis na yung mag-iina doon sa baba na walang kuryente at walang tubig. Pero kung wala naman, ito yung ginagawa natin, parang i-improve lang natin yung kanilang pamumuhay, yung mag-iina, no? Since nakatira naman na sila ng dalawang taon doon. So kung tumira na sila ng dalawang taon doon, ibig sabihin nakasurvive sila, pwede nating i-improve na lang. Gawa natin sila ng mga magandang masisilungan, gawa ng CR, gawa ng hagdanan na maayos, mag-provide tayo ng mga drum para lagi silang nawawalan ng tubig, hindi nawawalan ng tubig. Pagkatapos ay maglagay siguro tayo ng tingnan natin kung mayroon tayo mabibili ng solar light, ano? Para meron silang ilaw sa gabi at hindi na lampara. At kung makakapag-provide tayo ng LPG naman para meron silang lutuan. May tanki, ano, dalan. Yun, tapos, siyempre, makakapag-decide. Kasi ang gusto talaga ni Ate Lainey ay doon na lang muna sila tumira hanggat inaantay yung paglaya ng asawa. Ayan. So, pwede naman natin gawin yun. Ito na nga yung sinisimula natin ngayon, ano. Pero kung yun nga,
Kasi ang iniisip natin yung mga bata na nandun, ano, kinagat ng lamok. Pero kung ma-improve naman natin yung kanilang maayos na, yung kanilang tirahan, magagawa natin, malagyan natin ng lababo, lutuan, no? Mayroong magandang maayos na tulugan, mayroong solar, kung makakapag-provide tayo ng maliit na TV na kayang supplyan ng solar, pwede naman yun eh. Yun. Pwede na rin doon, no? Pero yun nga, pinakadabis talaga ay makalipat sila at makapag-upa. Ang problema natin, yung bayad sa renta ng bahay. No? Yun nga, ang tinutulong natin ay kanilang araw-araw na pangailangan, pagkain, mga damit. No? So, dadagdag pa natin yung upa ng bahay nila monthly. Hindi pa kakayanin ni Likwatsero kasi hindi pa sumasahod sa YT si Likwatsero. Nagsisimula pa lang tayo. Pero ganun tayo kabilis sumaksyon. Yun. Hindi tayo kagaya ng mga sikat na vlogger na talagang meron silang kinikita. No? Sapat-sapat, sobra. Kaya kayang-kaya nilang tumulong sa kapwa. Tayo po, ang kaya nating i-provide ay konting pera pa lang. At syempre yung technical services, no? Kung ayusin natin yung kanilang facilities. No? Doon tayo magaling kasi nasa construction industry tayo eh. So, kung pagagawa ng bahayan, pagagawa ng pinto, kung ano man yung pwede natin maitulong, kayang-kaya natin yun. Pero pagdating sa mga pina-financial, wala pa tayong ganun ka, ano no, hindi pa ganun ka-stable yung ating financial capability. Yan. Yung guys, so, ayun ha, salamat at yun, pakita ko lang sa inyo yung aming mga preparation para bukas ready na kami. Ayan, so panoorin.
Yun mga kalikwatsero, at nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video, ano? Maraming maraming salamat sa lahat at sumasubaybay at sumusuporta sa atin sa Team Gawa. Yun, ganun tayo palagi pagdating sa Team Gawa. Action! Ayun guys, so ito, tapos na kaming magprepara ng mga gagamitin natin bukas, ano, para doon sa mga mag-iina na ating tinutulungan, ano, yung mag-iina ng mga ano, mga angel. Yun guys, mga angel pa kasi yung mga baby, ano. Ayan, so kita-kits na lang tayo bukas, ano, sa totoong aksyon ng Team Gawa. Yun, at maraming maraming salamat. God bless.